Yun, what's up? Nagbabalik po ulit. So, ngayon may kasama na naman tayong tropa. So, pumayag siya na i-review yung kotse niya. So, ayun. Yun. So, ito yung tropa natin. Si... Okay, kami tayo dyan. Okay, tayo dyan. Tayo dyan. So, ito nga pala si Aaron. Engineer Aaron. So, high school friend kami. High school classmate. So, ayun, nakita kami. So, ayan. So, re-review natin yung kotse niya. Okay, tara, let's. Honda City 2020 1.5 CVT. Yun. Pala to, kakalabas lang pala nito, kakakuha mo lang. No, actually, binili ko siya itong February lang. So, wala pa siyang 1 year. Yun, sariwang-sariwa, oh. Yan, oh. Yeah, so, ang color niya is ruby red pearl. So, old stock pa siya, no? Yung itsura niya, old stock pa. So, simula pa nung lumabas sa kasa, yan pa rin itsura niya. So, may napabago ka na ba dito? Na-upgrade ka na? Ah, ano lang, mga simple garnish lang. Dito sa headlight. Kung makikita niyo, meron. Ayan, simulan natin dito. Ano ba ito? So, ano itong upgrade niya? Matte black garnish. So, yun lang ang inano ko, ang dinagdag ko. So, and then next yung... Yun o, oh, nakikita ko may... RFID. RFID na o. Parang band-aid niya. So, kadalasan nakikita ko sa mga bagong ano no, sa mga bagong sasakyan, kasi sa mga lumang sasakyan tulad ng sa akin, so hindi available yung ganito. So isa to sa mga normally na upgrade, yung parang pampapogi. Ayan, pang emblem, basic yan. Ano pa dito, ito yung taglight, ano yun, taglight. So ito, dagdagan ko lang ng konting forma. Default yan eh. So default lang. So default lang. So pinagyan ko lang ng ano. Ayun. So may nilagay siyang decals dito. Ayan. Sariwa oh. Okay. So ito pala napansin ko tol oh. Parang yung itsura niya sa malayo. Parang air vent siya. Pero pag malapitan pala, sarado pala siya dito. Naka-enclose siya. Oo, naka-close. Hindi katulad na itong sa grill. Ayan, open siya. Pasok lahat ng gulay. Mga air vent. Then, nasa labas na rin yung air intake niya sa aircon, so makikita mo sa dito. Yan nga tol. So unlike sa ibang mga vehicle na nasa loob nung ayun oh, para fresh na malamig na hangin yung lumalabas, yung pumapasok no. Ayos. Mags mo tol. Ano to? R15. Ayan, kung makikita mo siya. So 15. R15. So tapos yung mags niya is ano yan, yung default, ito yung standard na design ng mags niya, yeah. Aluminum alloy. So yun nga yung mga magaganda sa bagong Honda no. So naka-mags na siya.
Formado na. Formado na siya. So nasa iyo na lang kung bababuhin mo siya. Pero napaka-astig na, no. Ito tol, ano yan? Parang signal light. Signal light, so wala pala yung dito. Wala. So yung mga, yung ilaw na nasa gilid yung side mirror, yung mga signal light na nandito, nasa side mirror, ano yan? Yung VX Navi. VX na variant. Kasi maraming variant yung ano eh, yung Honda City. Meron 1.5, meron VX Navi. VX Navi, ito. Ano ba ito? Upgraded yan. E ba to? Yung E na sinasabi na S, parang ganun. E. So, yun lang pinagkaiba. So, yung signal light nandito. Tapos ito yung mas na, ano. Ayun, no? Garnish. Ito yung garnish niya, no? So, ito pala yung loob niya, ano? All red yan. Base color. Yes. So, tinapala niya. So, hindi talaga itim yan. Pero sa ibang variant, no? Ano? Sa ibang variant, sa ano to eh, it's fully black na talaga. Black. Oo, yung sa BX na B, color black na talaga yung... Meron din ako nakita na chrome to eh. Garnish yun. Garnish din. Yun. Tapos, and I also installed the rain visor. Ano, kasama na to sa ano? No, separate yan. Dinesign ko na, dinagdag ko lang din yan. O, saan mo nakuha yan? Ganda o. Siyempre eh. Mga... Basta't may, ano, may Shopee at Lazada. Ayun. Buhay tayo dyan. Lazada Racing. So, kasama pala to sa garnish. Full siya o. Oh. Kaya makikita na sa likod. So full garnish siya, pati yung taillight sa likod. Ganito o. Then, oh. Ininstallan ko lang din ng ano, dash cam and rear cam. So ayun. DIY yan. Ayun, DIY cam. Pero merong variant na kasama yan o oh, tol. Ayun nga, sa BX Navi. Palagay ko meron na yun. Plus, the shark fin antenna. Oh, shark fin antenna. So yung iba, yung iba tinatanggal to eh. Ewan kung bakit. Usually sa mga ibang sasakyan na nakita ko, parang normal siya na antenna. Meron siyang, alam ko meron siyang ganun eh. Yung parang nakaganon. Kadalasan yun, ninanakaw yun eh. Natatanggal yun mabili. So, ang laki niya, ang laki ng side mirror niya, yung sa loob, ang laki. Ano ba to? Retractable ba to? Ayun nga, isa sa mga difference ng 1.5E compared sa VX Navi. Itong sa 1.5E, yung manual, ano siya? Ganyan siya lang siya, so unlike sa VX Navi, meron siyang ano, switch sa loob for automatic na pag-fold ng side mirror. So sariwa pa oh. Sariwa pa yung conduction sticker niya oh. Oh, okay, kapag mga luma kasi, napaka-rare nito eh. So ayun nga tol, so nakita na natin yung labas. So pwede bang i-check natin yung loob? Okay. Sure. Ayun na yung ito yung sidings niya, door sidings niya. So hard plastic siya. Ganda oh. So parang ito yung ano ba to? Hindi naman to leather, no? Fabric. Hindi naman. Ayan. So fabric siya. Ayan. Ayan yung controls niya dito. Power windows, so mga ano. Ito yung parang pinaka tweeter pads niya. Meron din pa pala. So may speaker dito. And then may tweeter dito, speaker na maliit. So ayan o yung, ito yung mga sa aircon nya. So ito yung sa controls ng side mirror. Side mirror, yes. Left, right. Ito yung angle nung side mirror yan. So ayan. Sa yung ibang ano eh, sa nakita ko yung bagong labas na RS, wala to eh. Yung napansin ko lang, so wala to nung sa bagong labas na RS. Lahat yan, nalipat na dito. Nalipat dito. Ayan. So ayan yung steering wheel nya. So may cover na rin. May emblem. Oh, ayan. Ganda oh. So may control na, ano na rin ng control ng audio. And then wala rin siya nung dito sa higher variants, meron dito. Higher variant. Ganda, so may airbag. Ganda oh. So may pagkaitsura ng ano steering wheel nya. Carbon fiber niyan. May carbon fiber. Ayun. Ayos. Plus ito yung in-install ko ng DIY na. Nag-DIY na lang din siya ng dash cam. So, a must have to kapag may kotse ka. So, protection when kapag kunyari may nakasagi sa'yo, kabunggo. Ayan. So, and then may map light siya.
dito may vanity, so may vanity, ano pa, vanity mirror. Dito, dito. Ah, wala. Wala. Dito lang. Makikita nyo sa riwa, no? So, kadalasan ng mga bagong sasakyan, bagong labas, so, hindi yan tinatanggal yung plastic para ma-preserve yun. So, bihira lang naman kasi ito gamitin, eh. Head unit niya, so... Etong alam ko hindi ka pwedeng manood dito no tol. Ah, sa ano yan, higher variant. Ah, so more on ano lang to, for so audio waves. Yeah. Ayun, so FM lang, Bluetooth. Yan, so yeah, so ayun, makikita niyo naman diyan. So ayun, radio, Bluetooth, ayan, flash drive, pwede mo saksakan for yun. Music. Yun, so ito yung climate control niya dito. Ito, inano ko lang din yan. Dinagdag din in-install. Ah, wala to talaga. Oh, ay, binili ko lang. Ay, binili ko lang din yan. Galing ah. So hindi yan pala yan yung ano, ayan pala yung itsura niya. Ah. Galing ah, so naka ano pala siya. Dinagdag ko lang. So maganda kasi ganun lang, so madali lang siya install. Plug and play lang. Oh, so hindi katulad nung kinakabit na may 3M, so ganun. Hindi naman siya permanent, so natatanggal din. Ayun, so controls nyo. Ano to? Ano to tol? Ano yan? Air intake. Ito yung flow nung ano. Ah, okay. Nung hangin. So, ito, kaya siya nakalagay dyan kasi naka-ano tayo, naka-switch sa tayo sa recirculated air. Pag ito, sa, yung, pag ito, yung gusto mong galing hangin sa labas. Fresh air. Okay. Kasi sa akin, nandito nakalagay yun eh. Up-down lang. So, ito yung, ano to? Si defogger. So, fogger sa likod. Defogger sa likod. Pag ano lang yan, ginagamit lang yung sa tagulan. Ayun. So, buti sa kanya gumagana pa. Sa akin, wala na eh. Ito tol. So meron siyang ano, cup holder, no? Ito sa mga lumang sasakyan, medyo wala talaga 'to eh. So usually nandito sa likod or nandito sa side. So kapag mga lumang sasakyan, ito yung isa sa parang pinaka-GDM na hinahanap nila. Nag-install ng cup holder, mga ganun. Pero ito naka-install na siya, oh. Ang ganda na built-in na. Yun, yes. Saka ito na rin yung ano niya, automatic. Yung automatic. So so mga ba, sa mga hindi nakakaalam, ano ba itong mga meaning na yan, tol? Of course, start tayo dito sa P. So ano yung very basic yan. So park. So naka-park so, yan. Ito naka-park yan. So pag dito, reverse, so, neutral, drive, sports mode. Yun, no? Tapos ito namang L, gagamitin mo yan kapag sa mga inclined so, na ano yan, low gearing. Low. So, yan, eco mode. Eko, no? Yan. Usually yan, ginagamit ko yan kapag ka-traffic. Ayun, less consume sa gas. Itong napaka-importante ngayon. So, kapag nakapindot yan, naka 1.3 lang yung makina niya. Yun. Pero ano to, ang stock na ito is 1.5. Yun, no? Yan ang kinagandahan nito. So makakatipid ka talaga sa konsumo ng gasolina. Ayan. Ano pa dito, tol? Yung armrest mo, tol. Ayan. So wala lang siya. Yun, wala bang robust dyan? Wala. Ah, wala. Wala pa naman. Ah, wala pa daw. Kunik pa sa sasakyan mo. So, ayan o. So, ang ganda lang dito, meron na rin siyang yan, may holder, holder dito. So, kadalasan cellphone nilalagay dito eh. Tol, patingin nga anong seats mo, tol. Okay. Sure. So, ito na rin yung stock niya. Ito na rin yung, pag nakuha mo ganito na, wala siyang, walang cover. Stock yan. Oh, so, ganyan yung itsura nyo, stock nyo. Fabric. Medyo mainit kasi yung leather seats kaya hindi pa ako nagaano. Yun, yun o. Pa-purchase. Sariwang-sariwa pa. So ganito. So yun na yung likod. Medyo malawak din siya. Ang lawak ng likod niya. Malawak din. Pero wala siyang armrest sa likod. Sariwa pa yung ano. So likod naman tayo tol. Tignan natin sa likod. Alright. Okay. Let's go. Ayan, medyo magulo nga lang dito. Pero okay lang yan. Yan talaga ang mga ano. Talaga pag nag-iisa. Malawag yung legroom niya. Oh. Ito kahit mo, ito kahit matangkad to pero yung legroom niya is ano, maano pa rin. May allowance talaga. Ito, meron rin siyang ano dito. Lagayan. Pero sa ibang variants ano to eh, meron tong may power outlet dito eh. Dalawa yung mga higher variants. Yes, meron din ano yung aircon din. May aircon din sa dito. Ayan, so meron rin dito na may speaker din dito maliit. Yan, kompleto. So, ano siya, oh. Smooth. So, ayan, oh. Kompleto. Kailangan seatbelt. Pero pang ano pala siya, no? Pang tatluhan, no? Kasi may seatbelt dito. So, ayan. Tapos na tayo dito sa loob.
So tingnan naman natin yung engine bay. Tingnan natin makina to. Okay. So yun yung makina niya, ano. Gusto ko rin dito may cover siyang ganito eh. So talagang kahit babad ka sa araw, may cover naman siya para sa ano. So yun yung makina niya. 4 cylinder. 4 cylinder, 16 valves. Ayan siya. So ito ano na to, dock na to eh. So napakatahimik. Napakatahimik nung ano niya. Yung makina niya. So napaano mo na to, no? Napa PMS mo na to? Yes. First PMS pa lang. First PMS pa lang. Ayun. Pag around 10,000 kilometers na yung mileage. Ito sa mga bagong sasakyan, so kapag bubuksan yung trunk, so meron ng ano sa remote niya. So nasa dalawang loob. So sa loob or meron din sa key, no? Sa key. Yes. Ito. Ayun, yun yung mga bagong feature sa mga bagong sasakyan. So ayan, pag paki ano. Yun, automatic. Ganda, oh. So tingnan natin yung space ng ano niya, sa trunk niya. Ayun, so medyo magulo. Hindi naman magulo 'yan. Ano lang 'yan, oh. Oh, napakalawak ng ano niya. Kasi pa isang space. Tao diyan. Oh. Pwede humiga isang tao. Dyan. Ayun, oh. O yung reserve natin tol, meron pa tayo. Donut. Ayan. So ayun yung ano niyo. So ito na talaga yung stock, no. Donut 'yan. Tapos naka may lock na rin doon. Hindi kumpleto, oh. Linis pa, sariwang sariwa. Ay, ito. Okay. Tapos ayun nga yung pinagkaiba ng mga higher variants, ito. Yung ibang mga ano yun, yung VX Navi. So may cover to. So may cover 'yan. Ayun, tapos yung meron na rin siyang ano eh, push start eh. Alam push start may, button, oh, tsaka keyless. Oh, keyless 'yun. Ayun tol. Iyan naman natin tol, eh, test drive natin, test drive. Okay. So ito test drive natin, no. Pero ito maraming sa mga panonood ko kasi sa mga ano, sa mga reviews. So maraming nagsasabi na yung dashboard niya is parang tabingi. Ayan, no? Kala nila parang ano yan, parang mal, yung problema ng defect. So pero ganyan talaga yung design. Normal yan. Nagoto ng ano eh, yung mga kapag yung sa RS na, iba na yung dashboard ng RS eh, pag nakita nyo. Straight na siya. Ngayon pala magkano yung range ng ganitong sasakyan? Yung mga bala kumuha diyan to. Sa mga bala kumuha kasi ang last price na nakita ko is 879,000 yun. Yung total ano niya. SRP. Oh, 839. Oh, yun. So ano yung pinagkaiba ng ano nung mga ibang variants? Malaki ba yung agwat? Compared sa ano, medyo marami-rami rin compared sa VX Navi. So ang difference nila is number one, yung gulong. Naka ano na yun, mas malaki ng 1 inch yun. So nakaano pala. So next, yung side mirror, so automatic na retractable. So more yung mga higher variants is maraming features. Nawala dito. Yun. So kung ang interested kayo, kung mas gusto niyo yung maraming features sa loob ng sasakyan, so mas pipiliin niyo yun. Pero kung yung target niyo is tamang ano lang, tamang makadrive lang, so may magkaroon ng sasakyan na yung pang office niyo lang, pang everyday niyo, so okay na yung ganito. Kasi yung nakita ko na lang din yung makina niya, yung specs ng makina niya, the same lang. Same lang. So nagkaiba lang talaga yung sa mga features sa loob. Minodify lang ng konti. Mas upgraded ibang, lang. So kung hindi lang kayo satisfied sa gantong ano lang, normal na features lang, so better upgrade na lang sa mas bagong ano. Yes. Dadagdag lang kayo. Or gumawa na lang kayo ng RS kasi bagong labas lang. Yes, City RS na lang. I prefer. Yung mas malaki na yung binago doon. Although yung specs ng makina niya is same lang, pero mas maganda yung binago nila. Sa gasolina niya sa ano, isa 8.5 kilometers per liter. So okay na rin, medyo malakas rin sa gas kasi understandable naman dito kasi sa lugar namin is more on traffic talaga.
Pero ano, sa city driving yan, city driving kasi kaya medyo malakas eh. Pero kapag siyempre nasa eco mode naman siya, umaabot niya ng mga 10 to 11 kilometers per liter. Yun. So yun na nga no, so na-review na natin yung auto ni pare natin. So any last words pre, may shoutout ka ba? Shoutout lang sa mga tropa natin dyan. And sa mga supporters, ating new aspiring YouTuber. Okay. Mga trip-trip lang naman tayong video. So, ayun, so another video na naman mga tol. So yung mga gusto nga magpa-review dyan, so may mga kakilala kayo na gustong i-review yung sasakyan nila, gumawa ko ng video. So, di naman tayo mga experts sa ganyan. Pero kung gusto nyo lang ma-feature yung sasakyan nyo, so i-review natin. So, feel free to chat with me lang. So, ayun. Thank you, Todd. Yeah, Tol, thank you. Thank you.